Sa last video ko, marami po ang nagtanong kung magkano po yung nagastos namin during the whole IVF process. Itong ibibigay ko sa inyo ngayon na summary, ito pa yung nagastos namin based on actual experience. Depende po yan sa bawat pasyente. Pwede siyang tumaas, pwedeng bumaba. Depende po sa budget ninyo. Sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos namin during the IVF process, ito yung summary ng mga nagastos namin. So, starting from the sperm harvest, egg harvest, transfer, at first transfer namin at saka second transfer. So, sa sperm harvest, nagbayad ako ng 19,000 pesos plus laboratories, umabot siya ng 22,000 pesos. Wala namang ibang preparation dito kundi mag-fasting lang for 7 days. Kailangan hindi ka magbati for 7 days. So, sa sperm harvest, 22,000 yung nagastos ko. Tapos sa egg harvest naman ni Mrs., yung preparation includes ultrasound, laboratories, medications, check-up including doctor's fee and etc. So during the preparation process, umabot siya ng 139,000. Then, injections, ito yung medyo mas malaki kasi ito yung kailangan para pampaitlog ng marami yung itlog ni Mrs. Umabot siya ng 150,000 yung sa injections pa lang. During the harvest process, ang bayad namin sa harvesting dun sa laboratory is 183,000. Harvest lang yan. And meron din kami binayaran na freezing fee. Yung freezing fee is good for 1 year. So first freezing fee is 15,000. So every year, magbabayad ka ng 7,500 sa loob ng 10 taon kasi 10 years lang yung validity ng embryo na ma-freeze dun sa laboratory. So yung magastos namin from sperm harvest at saka egg harvest ay umabot ng total of 509,000. This was happened during last 2022. Nag-rest muna kami ni pinag-rest ko muna si Mrs. kasi ayaw ko naman na dire-diretso yung yung process. Kasi yung sa egg harvest din pala niya, marami din siyang na-harvest na egg. So naka-total siya ng 10 embryos. So yung 10 embryos na yun, yun yung kung ilang beses kami pwedeng mag-try na mag-transfer. So meron kaming 10 tries. It depends kung ilang embryo ang kailangan doon sa transfer. So, year 2023, nag-start na kami mag-transfer. So, sa medications, including laboratory, check-up, and etc. Sa first transfer namin, so umabot yung medications ng 45,000. Yung doctor's fee during transfer, sa transfer na to, doctor's fee with medicine is 48,000. And sa transfer, dun sa laboratory, sa laboratory nito kasama natin mga gamot, yung mga equipments na ginamit is 37,000 pesos. So during the first transfer, ang total amount na nabayaran ko is 129,000 or almost 130,000. So ang total overall from sperm harvest, egg harvest and first transfer ay umabot ng 639,000. Lagay na natin 640,000. Kaso, after 2 weeks, nag-PT kami through blood sample at it turns out na negative yung result. So, hanggang dun lang yung medication. So, wala na. Ang stop na dun. So, nag-second try kami, year 2024. So, ganun din. Preparations, almost same lang. Umabot siya ng 43,000 or almost 44,000 during the second try. Yung doctor's fee with medications, medyo tumaas to. Nagiging 63,000 yung doctor's fee total kasi nagdagdag yung doktor ng mga medicine na pangpakapit sa baby sa loob ng embryo. At saka yung transfer fee naman, including medications, equipments, and siguro sa mga sa mga personnel na rin na naggumawa ng transfer, umabot siya ng 64,500.
So during the second transfer, ang total is 171,000, or lagay natin 172,000. And after that, may mga continue pa na medications kasi nag-positive naman si Mrs. during the second transfer. Nagiging pregnant na si Mrs. So yung medications continue na until now. So ang continue medications namin is may umabot ng 30,000. So during the second transfer alone, umabot siya ng 194,000. So almost 195,000 na. So ang total na ano namin, na gastos namin sa buong IVF process, from sperm harvest, egg harvest, first transfer at saka second transfer, ay umabot na ng total 835,000. So yan po ang total na nagastos namin during the IVF process, and still continue pa yung medication until 7 months pa, kasi 2 months na yung baby sa loob ng chanimisis, which is lumalaki na siya. Yun lang po yung total amount na nagastos namin.